Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapairal sa Tanang Sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat, sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago magmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw sa mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila, wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad napunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa makatuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pa't nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil? Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ikalabing lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastanganang walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamangyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balunbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balunbon ng tipan o sumusunod sa kautusan
ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain na mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwikang mamamalas. Yaring mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, ilitas mo ang lingkod mo't ang utos mo ay susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit ng palapit ang sa aki'y umuusig, mga taong walang galang sa utos mong inuulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking minamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Magsitay. Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo.
Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Na makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ay inaanyayahan tayo na pagnilayan at suriin mabuti ang ating pong mga nagiging desisyon sa buhay. Hindi po mahirap kausap ang Diyos. Kailangan lang alam natin kung ano ang gusto natin. Yung direct to the point, wala nang paligoy-ligoy. Kailangan lang din na verbalize natin, nasasabi natin ano talaga ang gusto natin. Kasi sa kwento sa Ebanghelyo, may isang bulag dito. Marahil, hindi siya bulag ng ipinanganak. Nabulag lang. Alam naman natin kung bakit nabubulag. Pwedeng kapabayaan natin, o pwedeng na-aksidente. Diba? Kaya tayo nabubulag. Dahil no, sabi nga dito sa kwento, no, nanumbalik yung kanyang paningin. Pero yung tanong, no, nung magkaroon siya ng pag-asa na marinig niya na tanging, no, na naroroon si Jesus at si Jesus ay may kapangyarihan na ibalik ang kanyang paningin, kaya ganoon na lang yung pagsusumikap niya na madinig siya ng Diyos, na marinig siya ni Jesus. At nang marinig ni Jesus, tinanong siya, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Na kung ibabato din sa atin ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano po ba ang ipinagsisigawan po ng inyong puso dito habang ikaw ay nakatingin sa poong Jesus Nazareno? Ano ang ibig mong gawin ni Jesus sa iyo? Malinaw ba talaga? Hindi ko po alam kung ano ang mga sitwasyon natin sa buhay, ang sitwasyon at kalagayan ninyo. Baka yung iba po sa inyo talagang naghihikaw sa buhay at ang sigaw mo, Panginoon, payamanin mo po ako. Iba sa inyo may sakit, ang sigaw, pagalingin mo po ako. Iba sa inyo broken-hearted lang. Panginoon, tulungan mo po ako. Iba sa inyo iniwan ng asawa, ipinagpalit ng asawa. Ano pa bang mga paghihirap ang nararanasan natin na ipinagsisigawan natin sa Diyos? Na sa kwento ng bulag na ito, marahil po baka yung paghihirap natin ay bunga lang din ng ating pagbubulag-bulagan. Mas madali pa pong gamutin ang isang taong bulag kaysa ang isang taong pinipiling maging bulag. Mas pinipiling ipikit ang mata at hindi makita ang katotohanan. So, paano natin naayusin ang buhay natin? Paano natin marareconcile yung dinadasal natin sa Diyos na gusto namang ipagkaloob ng Diyos doon sa ayaw mo naman talagang tingnan, ayaw mo naman talagang imulat ang mata mo para matapos ang ating paghihirap? Alam mo naman na, baka lang po, no? Nagkakaproblema ang relasyon ninyo. Lagi na kayong nag-aaway. Minsan nauuwi na sa sakitan. Tapos irereklamo mo sa Diyos, bakit ganito ang napangasawa ko? Bakit ganito ang ugali ng asawa ko? Eh kung imumulat lang natin ang ating mga mata, saan ba nagsisimula o nagsimula ang inyong mga tampuhan, ang inyong pag-aaway, at yung pagnanais na sana maaprubahan na ang aming annulment
o sana magkaroon na ng divorce. Imulat mo lang ang iyong mata na baka dahil sa mga pakikipag-chat, diyan nagsisimula. Na ngayon, nagbubulag-bulagan ka kasi nag-i-enjoy ka sa pakikipag-chat kung kani-kanino. O baka naman, namomoblema ang iba kasi magsasara na ang kumpanya dahil nagbulag-bulagan ka, alam mong may anomalya, alam mong may korupsyon na sa kumpanya, nagbubulag-bulagan ka ngayon, lahat tayo damay. Tapos, Lord, sana magkatrabaho, sana wag magsara. Hindi nagtutugma yung ating isinisigaw sa Diyos sa ating ikinikilos. Gusto natin umahon. Gusto natin makawala sa kahirapan. Maganda po, iugnay natin itong sitwasyon ding ito. Sa unang pagbasa po, merong isang hari, no, si Epiphanes, isang hari na nagbulag-bulagan din sa nangyayari sa kanyang nasasakupan. Nagpadala doon sa mga buyo ng kanyang mga konseho o yung mga tao na sabi, makipagkasundo na tayo sa mga hintil. Gawin na rin natin yung kanilang pamumuhay. At no, nagpanukala pa ng isang batas na alisin natin at wag na natin susundin ang ating relihiyon. O ano nangyari sa kanila? Naghirap ang bayang Israel. Ay kung ngayon din, iugnay natin kung magbubulag-bulagan tayo sa ginagawa sa atin ng mga gustong tumakbo sa politika na nilalaro lang tayo, pinaglalaruan tayo, pero okay lang sa atin, lalo tigit pag nakatanggap ka ng suhol, nakatanggap ka ng pera, okay lang. Mas madaling magbulag-bulagan para sa atin, pero pagkatapos niyan, ang hirap mabuhay kapag tayo po ay nabulag na ng tuluyan. Buksan natin ang ating mga mata para maging malinaw din talaga ano ba talaga ang gusto natin mangyari. Kasi handa naman po ang Poong Nazareno ipagkaloob ang ating kahilingan. Walang problema sa Diyos. Tayo ang may problema. Nagdadasal tayo ng nagdadasal matapos na ang kahirapan. Pero yung ating mga pagkilos, hindi tumutugma sa ating hinihiling. Nawa po, matutunan natin na mas palalimin ang ating pananalig sa Diyos nang sa ganun po, mas makakita tayo ng maliwanag. Amen. Magsitayo po. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag.
ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyupo po. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid. Pagsitayo po lahat. Upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos na mapangyarihan, napupuno ng langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpalat na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, lumuhod po. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papapuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masasama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Habayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila ay ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka na. Aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin.